si Bisky ba ay inutusan ni Jing para gabayan ang ating bida? Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga, mga Lodi, itatalakayin natin ang isang napakagandang teorya patungkol sa nakaraan ni Lola Bisky at ng alamat na Hunter. Pero syempre, bago ko umpisahan, nais ko lang sabihin na ito ay isang teorya pa lamang at hindi pa official sa Hunter x Hunter. At ngayon nga ay umpisahan na natin revihin at talakayin ang teory na ito. May katotohanan nga ba o wala ang nasabing teorya? At ang tanong na inutusan nga ba ni Jing si Bisky para gabayan ang ating bida? At bago natin sagutin yan, italakayin muna natin ang basihan kung bakit nga ba may circumstantial na si Bisky ay inutusan ni Jing. Dahil kung babalikan natin ang Greed Island arc, merong mga eksena kung saan pinagmamasdan ni Bisky ang dalawa nating bida. At siya nga ay nasa itaas na bahagi at nakatingin ng maigi kay Gon at Killua. At wala ngang kaalam-alam ang dalawa nating bida na may nanonood pala sa kanila. Hanggat ginawa ni Bisky ang kanyang unang hakbang para makasama kina Gon. At nagpakita nga siya dyan para mag-offer na kung pwede siya sumali o umanib sa pangkat nila Gon. Kaso pumalpak agad ang kanyang unang plano dahil sa isa nating bidang asasin. Dahil prangka siyang sinagot ni Killua. At nabad trip pa nga dyan si Lola Bisky, dahil sinabihan ba naman siyang pabigat lang o sagabal. Pero kahit na hindi siya sinama ni Gon at Killua, makikita natin na nagpatuloy pa rin si Bisky at Cougar sa pagsunod sa dalawa nating bida. At dahil nga sa moments na yan, mapapaisip talaga tayo, na ano ang tunay na layunin ni Bisky, bakit niya gustong gusto makasama ang dalawa nating bida. At pagdating nga dyan, may dalawang dahilan, mga idol. At ang una nga, dahil sa kanyang personal na dahilan, at talagang napahanga lang siya kina Gon at Killua. Dahil sa murang edad ng mga ito, naglalakbay na sila sa mga mapanganib na lugar, na hindi alintana ang piligro o panganib na kanilang maaring kaharapin sa kanilang paglalakbay. At ang ikalawang dahilan naman, maaring na may nagutos talaga kay Bisky, para gabayan at turuan ang dalawa nating bida. Para mapalakas pa nila ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. At mamaya ay itutuloy natin ang patungkol dyan, mga idol, kung ano ba talaga ang tunay na layunin ni Bisky, bakit tila gusto niyang dumikit at makasama si Gon at Killua. Pero bago yan, ituloy muna natin yung cute na eksena ni Lola Bisky, habang patuloy niyang sinusundan ang dalawang bata. At sabi nga ni Gon kay Killua, na ano daw ba ang plano nila sa babae, na patuloy na sumusunod sa kanila. Sagot naman ni Killua na hayaan lang daw nila ang babae, dahil tiyak na aalis din yan pag dumating na ang mga tulisan. Pero sagot nga ng ating bidang si Gon na ang lupit naman daw nun. At sagot naman ni Killua, na huwag daw mag-alala si Gon, dahil tiyak na malakas daw na babae yan, dahil nakapasa sa pagsusulit para sa larong Greed Island. At maliban dun, isa nga rin daw yung Nen user tulad nila. Kaya dyan pinabayaan lang nilang sumunod ng sumunod si Bisky. At si Lola Bisky nga patuloy sa pagsunod sa kanila, at tumatakbo yan na parang isang mahinang babae, o mahinang dalagita. Pero dyan napahanga sila Killua, dahil halos naggabi na nanatiling nakasunod pa rin sa kanila ang batang babae. At sabi niya, na hindi daw niya inaasahan na makakasunod pa rin ito ng ganun katagal. At sa bawat laban nga ni Gon at Killua, sa iba't ibang nilalang sa loob ng Greed Island, pinapanood lang sila ni Bisky. At may puntong tinulungan niya pa ang dalawa, para mabilisang matalo o mahuli ang isang kalaban, sa pamamagitan ng view. At tagumpay nga sila Gon at Killua dyan, dahil sa tulong ni Bisky.
hanggang nagpa siya na si Lola Biski, nasapilit ang turuan na ang dalawa nating bida. At si Kiluwa nga e tutol pa dyan sa una, dahil sino daw ba ang bata na yan para utusan sila. Pero kalaunan e pumayag din ang ating bidang asasin, na sumalang sa pagtuturo ni Lola Biski. Dahil na rin na meron talaga itong kakaibang lakas na sadyang pambihira. At nakikita naman natin, e nagagawa niyang masaktan si Kiluwa ng mabilisan, na hindi man lang ito makadepensa. Kaya parang walang pagpipilian ang ating bidang asasin, kung di sumunod na lang. Dahil ang benepisyo ay sa kanya rin naman, dahil mapapalakas niya pa ang kanyang nenability sa pakikipaglaban. At ngayon mga idol, kung dadako na tayo sa main topic natin, e may ugnayan ba si Jing at Biski Kruger sa nakaraan? E ang masasabi ko lang dyan mga lodi, e wala pang matibay na ebidensya patungkol dyan. Pero si Biski e kilalang kilala niya si Jing. Dahil siya pa mismo ang nagsabi, na si Jing Freaks nga daw ay sobrang sikat, at kasama sa top 10 pinakamagaling na nen user sa buong mundo ayon kay Chairman Netero. At kung si Biski e kilala si Jing, e ang malaking katanungan, e kung kilala ba ni Jing si Lola Biski? At yan ang mahirap sagutin sa ngayon. Pero kung sasagutin naman natin, ang katanungan na hindi pa natin nabigyan ng kasagutan kanina. At yan nga ang tanong, na inutusan ba ng alamat na hunter si Lola Biski, para gumabay at magturo sa kanyang anak? E ang malaking kasagutan dyan, ay malaking hindi. Dahil kung babalikan natin mga idol, ang mga eksena ni Biski. E siya na mismo ang nagsabi kung ano ang kanyang motibo, at layunin para sundan at turuan ang dalawa nating bida. E ang tunay na dahilan lang niya, e napahanga siya sa dalawa, at nagka-interest sa mga ito. At ito nga ang isa sa mga sinabi ni Biski, na magpapatunay na walang nag-utos sa kanya. Napakagandang pagmasdan. Ang inosenteng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang batang ito. Gusto ko pala yung makialam sa kwento nila. At dyan nga mga idol, e malinaw na ang mga salitang binitawan niya, na talagang walang nag-utos sa kanya. At ginustong niya lang talaga sa sarili niya, na tulungan at turuan ang dalawang bata. Pero kung hindi pa kayo kumbinsido dyan, e ito pa ang isang patunay. Gusto ko pa kayong tulungan, pero ngayon hindi na. Mag-push kayo, hindi na ako makikialam hanggat hindi kayo nasa pinit ng kamatayan. At kung narinig nyo ang mga sinabi ni Lola Biski, e malinaw ulit na sa kanyang kagustuhan lang, kung bakit gusto niyang tulungan ang dalawa. At ngayon e parang malinaw na ang lahat, na hindi talaga inutusan ni Jing si Biscuit Kruger. Maliban na lamang, kung meron pang sikretong hindi binubunyag sa Hunter x Hunter. At si Jing pala at Biski e may ugnayan din sa nakaraan, at ang kasunduan e kailangan manatiling sikreto at hindi malaman ni Gun. Kumbaga, maaring sinabi ni Jing kay Biski, na wag sasabihin sa kanyang anak, na inutusan niya ito para magbantay kay Gun. Pero syempre mga idol, ang teory na ito e tirang bahala, at walang basihan na magpapatunay na ito ay totoo. Dahil kung iisipin natin ng maigi, e talagang matindi ang mga patunay na nilatag natin kanina, para sa paniniwala na hindi inutusan ni Jing si Biski, at wala silang kasunduan o ugnayan sa nakaraan. Pero syempre mga idol, hindi naman porket na hindi inutusan ni Jing si Lola Biski. E hindi ibig sabihin nun, na wala nang kaugnayan si Jing sa mga pangyayari at naganap sa buhay ng ating bida. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo ngayon, na oo hindi inutusan ni Jing si Biski para turuan ang kanyang anak. Pero si Jing Freaks naman ang nagtakda kung bakit dumating si Biski sa buhay ni Gun. At panigurado sa mga sinabi ko, e tiyak naguguluhan kayo, kaya uulitin ko mga idol. Si Jing lang naman ang nagtakda kung bakit nakilala nila Gun si Biski. Dahil alam ni Jing, na maaring mapahamak si Gun sa kanyang ginawang laro. Kaya tinakda niya na meron isang magaling na hunter ang tutulong dito, at magtuturo sa kanyang anak. At yan nga ay walang iba kundi si Biscuit Kruger. At sa madaling salita mga idol, e alam na ni Jing ang mangyayari, sa pagtungtong ni Gun sa Greed Island. Dahil hindi aksidente at nagkataon lang na nagkasabay sila Gun at Biski para tapusin ang Legendary Game. At sa madaling salita, e merong isang nilalang ang nagtakda at nagplano ng lahat. At yan ay walang iba kundi ang alamat na Hunter. Dahil simulat umpisa pa lang mga idol, e alam na ni Jing ang lahat.
kaya kung matatandaan nyo, sa paumpisa ng pagpasok ni Lagon sa Greed Island. Merong isang mensahe ang pinaabot ni Jing sa kanyang anak. At yan nga ang mag-enjoy lang daw si Gon sa laro. Kami ng mga kaibigan ko ang gumawa ng game na ito, kaya mag-enjoy ka lang. Kaya tubusin mo lang ang paglalaro mo. At sa mga katagang binitawan niya, wala siyang kaunting pag-aalala sa kanyang anak na baka ito ay mapahamak sa delikadong laro. Dahil tulad ng sabi ko kanina, alam na ni Jing ang mangyayari at magiging resulta, dahil nakita niya na ito hindi pa nag-uumpisa. Kaya ganyan na lamang ang kanyang pagbati kay Gon, na parang wala man lang pag-aalala ng isang ama. At hindi niya man lang balaan ang kanyang anak at sabihan na mag-ingat ito. Dahil wala naman talagang dapat ipag-ingat si Gon sa loob, dahil nagtakda na si Jing ng mga tao, na makakatulong sa kanya para makalabas siya ng buhay sa larong Greed Island. At kung matatandaan nyo rin yung moment sa election arc, parang ganyan din, dahil pinakita ni Jing sa karamihan, na parang wala siyang pakialam kay Gon kahit na nag-aagaw buhay na ito. Dahil ang totoo, wala naman talagang siyang dapat ipag-alala, dahil alam niya na hindi mamamatay ang kanyang anak. Yung Jing, balita ko may nangyari daw sa anak mo. Balita mo nga. Pwede ko ba siyang bisitahin sa ospital? Sa ibang araw na lang ako pupunta. Sayang naman ang pagod ko kung mamamatay din pala siya. Puntahan mo siya, dahil hindi pa siya mamamatay. At nakita naman nating lahat na tama ang sinabi ni Jing, dahil hindi talaga namatay si Gon, ayon sa kanyang prediction. Dahil pinagaling nga ito ng kapangyarihan ng ay na si Nonika. Dahil si Jing talaga mga idol, napakabuting ama, higit sa kaalaman ng iba. Dahil hindi nga niya ito pinapakita ng harapan sa mga tao, pero ang katotohanan, ayaw niya talagang mapahamak ang kanyang anak, kaya nagtakda siya ng mga tao na makakatulong dito. At sa next video natin, doon natin tatalakayin ng mas malinaw, ang ginawang plano at hakbang ng alamat na Hunter para sa kanyang anak na si Gon. At bago nga tayo magtapos mga Lodi, kaalaman lang tayo sa Hunter x Hunter. Dahil alam nyo ba, na ang laki ng pagkakaiba ng moments ng sa 1999 series, at ng sa 2011 anime. Dahil kung sa 2011, makikita natin na nagpatuloy na sila Gon at Killua, na simulan ang games ng Greed Island. At hindi nga sila sumali sa ibang grupo, dahil ayaw ni Gon umasa sa iba para matapos ang game. Labas ako! Ayaw ko umasa sa iba para manalo! Pero sa 1999 anime, ang sinabi niya namang dahilan, kaya hindi daw siya sasali sa ibang grupo, dahil gusto niya daw laruin ang Greed Island ng mag-isa. Maraming salamat! Gusto ko laruin to ng mag-isa! At yun siguro ang dahilan mga idol, kung bakit iniban ni Togashi pagdating sa 2011 anime, ang mga salitang binitawan ni Gon sa moments na yan. Dahil kung iisipin natin ng maigi, yung sinabi ni Gon sa 1999, parang hindi tugma mga Lodi, o hindi katanggap-tanggap. Gusto ko laruin to ng mag-isa! Dahil gusto niya daw tapusin ng mag-isa ang laro. Pero may kasama siya sa pagpunta dyan sa loob ng Greed Island, at yan nga ay walang iba kundi si Killua. Kaya dahil dyan, minabuti siguro ni Togashi na ibahin pagdating sa 2011 anime. At ang pinalit niya namang script para sa ating bida, ang mga katagang ito. Ayaw kong umasa sa iba para manalo. At kung iisipin natin ng maigi mga idol, ang sinabi ni Gon na ayaw niya daw umasa sa iba para manalo. Ang malaking problema natin ngayon, o ang pinakamalaking tanong. Bakit pumayag si Gon na isama si Killua at magpaturo kay Bisky para lalo pang lumakas? Kung ayaw niya pala ng tulong ng iba. Tapos ang isa pa yung labanan kay Razor, kailangan ng tulong ng iba para mapagtagumpayan ang larong Greed Island. Dahil teamwork talaga ang tanging paraan para matapos ang laro. At alam din nating lahat na napakalaki ng tulong ng salamangkero, para matapos ng ating mga bida, ang alamat na game na Greed Island. Dahil ang Joker talaga ang naging alas para matalo ang Game Master na si Razor. At dahil sa pagtulong-tulong nakamit nila ang panalo. At isa pa mga idol sa mga pagkakaibang napansin ko, yung time na nahiya si Killua, sa mga salitang binitawan ni Gon.
at kung titignan nyo sa 2011 anime, eh maraming tao ang nasa paligid ng dalawa nating bida. At sakto na dyan sasabihin ni Gon ang nakaka-touch na salita. Na masaya nga daw siya dahil kasama niya si Killua, at isa pa daw eh napakaswerte niya dahil ito ay kanyang nakilala at naging kaibigan. Napakasaya ko talaga kita dito! Hindi lang yun! Napakaswerte ko talaga dahil nakilala kita at naging kaibigan! At dahil nga maraming tao sa daan, kaya nahiya ang ating bidang assassin. Pero sabi niya sa kanyang isipan, na ang totoo daw, eh siya ang swerte, dahil nakilala niya si Gon. Pero alam nyo ba, na ang layo ng pangyayari sa 1999 series. Dahil kung pagmamasdan nyo dito ang paligid, eh wala naman kahit kaunting tao, dahil mapunong lugar ang kanilang kinaroroonan. At isa pa, eh tanging silang dalawa lang ang nandyan. At dyan din sasabihin ni Gon ang mapusong salita. At katulad ng nangyari sa 2011 anime, eh nahiya rin si Killua. At meron lang din kaunting pagkakaiba sa mga binitawan nilang salita. Dahil dito eh sinabihan niyang ungas si Gon, at ano daw ba ang sinasabi nito? Ano ba sinasabi mo dyan, ungas? Ano? Totoo naman yung sinasabi ko sa'yo ah! Pero sa 2011 eh wala siyang sinabing ganyan. Tapos ang isa pa mga idol, eh kitang-kita rin ang pagkakaiba ng moments ni Bisky dyan, dahil tignan yung maigi sa 1999 series, eh si Bisky eh nandyan lang nagmamasid sa likod ng puno. Pero kung matatandaan nyo sa 2011 anime, eh nasa itaas siyang bahagi habang pinagmamasdan ang dalawa nating bida. Gusto ko yata sirain magkakaibigan nila. Gusto ko pala makilaw sa kwento nila. At kung matatandaan nyo rin, yung unang pagpasok nila Gon at Killua sa Greed Island, eh meron agad na namatay dyan. At kung sa 2011 nga, eh habang kumakain sila Gon at Killua, eh bigla na lang may sumabog. Kaya tumakbo agad sila dyan para puntahan ang kinaroroonan ng pagsabog. At makikita nga dyan na nakadapa ang biktima. Pero kung matatandaan nyo naman sa 1999, eh ibang-iba ang nangyari, dahil sa pagkain nila dyan, eh wala pala silang pambayad. Dahil ang pera nilang galing sa tunay na mundo, eh hindi pwedeng pambayad sa loob ng Greed Island. Kumbaga walang halaga ang tunay na pera, at card din ang kailangan nilang ipambayad dyan. At dahil walang pambayad ang dalawa nating bida, kaya hugas time sila dyan, bilang pambayad. At habang naglalakad nga sila, eh dyan na biglang may sasabog, kaya pinuntahan nila agad yan. At kung sa 2011 anime eh nakadapa ang biktima, pero dito sa 1999, eh baliktad, dahil nakatihaya ang biktima at masyadong brutal ang pagkapaslang. At isa pa mga idol, sa matinding pagkakaiba, yung sinabi ni Gon sa mga moments na yan. Dahil sa 1999 series, eh napasabi si Gon, ang buhay nga daw ay pinaglalaruan sa game na ito. At ang may kagagawa nito ay walang iba kundi ang kanyang amang si Jing. Game na ito ay naglalaro ng mga buhay ng tao. At si Jing ang may gawa nito. Pero pagdating sa 2011 anime, eh wala nang sinabi si Gon na ganyan. At pinagtatanggol na nga niya ang kanyang ama, at ang mga namamatay daw sa laro, ay hindi kasalanan ng game. Bagkus kasalanan ito ng ibang aplikante na may masamang pag-iisip. Wala na sila ibang sinabi kundi puro masasamang bagay tungkol sa game na ginawa ni Jing. Totoong may mga taong namatay pero ang may kasalanan nun, hindi naman yung game, kundi ang maling pag-iisip ng mga player. At kung matatandaan nyo rin mga Lodi, yung isang mahinang nilalang na sumasalubong sa mga baguhan. At kung sa 1999, eh natakot siya sa mga tingin ni Killua, at makikita nga dyan, na halos matalang talaga ang nagbago sa kanya. Pero pagdating sa 2011 anime, eh mas kakaiba na, dahil maliban sa nakakatakot na mata, eh nakakatakot na din ang aura na kanyang pinamalas dyan. At
At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e-comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!